Ang sa ayo, uwi na kayo? Oh, sige. 7 minutes. 7 minutes. Okay. Ang tatalagayin ko ngayon, within these 7 minutes, yung mga taong nagsasabi na hindi sinasagot ang aming pagdarasal. Okay? Hindi sinasagot. Actually, ang Allah pala, sumasagot siya kahit anong dasal. Kristiyano ka man, mamuslim ka, mga Hindu ka, o ano ang kasing tao, basta tao ka, pag nagdarasal sa kahit sinong dinadarasalan mo, ay sinasagot ng Allah. What is our proof? Ano ang prueba? Suratul Ibrahim, chapter 14, verse 34. The nearest translation in English, I quote, And he give you all that you ask. All that you ask for. And if you count the blessing of Allah, never will you be able to count them. Verily, man is indeed an extreme wrongdoer. Sabi sa translation sa Tagalog, kayong lahat, ang inyong paghihingi, pagdarasal, ay ito'y sinasagot. Allah give you, sinasagot ang inyong pagdarasal. At ang biyaya ng Allah ay hindi ninyo mabibilang. Okay? Hindi ninyo mabibilang kailanman. Katotohanan, ang tao ay talagang extreme wrongdoer, na ang tao talaga ay sobrang-sobrang gumagawa ng kasamaan. A disbeliever, an extreme in great deny sa Allah. Kahit kang nag-deny ka ng Allah, you disobey Allah, then Allah answer your also your prayer. Nga answer. According ito, may mga komentary dito, according to Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid, in this another paragraph, it's mentioned, quoting sa hadith, ito ay kay Albani, class by Albani, fear, katatakutan niyo ang pagdarasal ng taong inaapi. Kahit siya ay hindi Muslim. Dahil sa kanya ay wala itong barrier. Anong walang barrier? Kay Allah. No barrier. So kahit disbeliever siya, kahit hindi siya naniniwala kay Allah, pag inaapi ninyo ang tao, ay sasagutin siya ng Allah. And Allah will answer him without barrier. Even he is a disbeliever. So this is a proof ng Allah answer all the prayer. May tao sa prisuhan, sabi niya, mula ako maliit pa hanggang ngayon, hindi sinasagot yung darasal, pagdarasal ko. Sabi ko, brother, di sinasagot ka ng Allah, hindi mo lang nalalaman. Saan ang piliin mo? Pera, cancer at pera? Cancer at pera o wala kang sakit? Ha? Cancer at pera? Million dollar at cancer? Or wala ka at all? Wala kang money, pero wala ka rin sakit. Sabi niya, mas mabuti na lang, wala akong sakit. Kaysa milyonaryo ako, may cancer. Mga milyonaryo ngayon, nandoon sa ospital, daming milyonaryo dito, Qatari milyonaryo. Nandoon sa ospital, halos hindi makabangon, hindi makakain, hindi makahinga. Ang pagkain, nandoon lang sa ilong. Nandiyan, dami dyan. Ha? Mayroon akong kakilala na nagsabi na isang Muslim dyan sa Hamad Hospital. Ang dalangin niya lang ng Allah, Ya Allah, tulungan mo lang ako makaupo. 14 years, nakalaratay lang sa sa bed. Ang dasal lang niya ka Allah para lang siya makaupo. Saan ang pipiliin natin? Sabi ko, brother, yung mata mo, bilhin yan, ibibinta mo ba isang milyon? Sa hindi. Yung kidney mo, bibili na sa milyon, ibibinta mo? Hindi. Yung klinik mo, bibilhin yan, ibibinta mo? Yung test mo, bibilhin yan. Ano? Bibilhin yung lahat ang spare parts mo, bibilhin mo. Bibilhin ko, ibibinta mo? Sabi niya, hindi. Hindi ko bibenta. Ang ibig sabihin, isang tao na hindi masukat ang presyo. Priceless ikaw na tao. So itong tao, sabi niya hindi sinasagot ng Allah. Pero kung nawala yung kamay niya, sa kanya, Ya Allah, bakit kinuha mo yung kamay ko? Pag nabulag na, Ya Allah, bakit nabulag ako? Eh, yung buhay ka pa, kompleto ka pa, sabi mo, hindi dinidinig. So maraming mga tao, sabi nga ng Allah dito sa Quran, sa Suratul Ibrahim, na tao extreme wrongdoer. Pero sinasagot pa sila ng Allah. Ang pinakamalaking biyaya, pagsagot ng prayer ng Allah sa atin,
ay tayo ay malusog kahit walang pera tayo. Ha? Kahit wala kang minamahal sa buhay, kahit ikaw ay balo, kahit ikaw ay pobre, basta buhay ka pa at malusog, magpasalamat tayo. May tao nga, naputol ang kamay, sabi niya, Alhamdulillah. Brother, bakit ka nagsabi Alhamdulillah, putol yung kamay mo? Eh, kung dalawa. Di mas magrabe, buti Alhamdulillah, isa lang. Naputol yung paa niya, dalawang paa. Brother, sabi niya, Alhamdulillah, naputol yung paa ko, dalawa. Eh, bakit ka nagsabi Alhamdulillah, putol yung dalawang paa mo? Eh, brother, kung liig ang naputol. Ha? Mas mabuti na lang dalawang paa ang naputol eh. Kung liig ang naputol, di wala na ako. So, brother, mga sister, dapat magpapasalamat tayo habang kumpleto pa yung pangdinig natin, paningin natin, taste natin, senses natin ay nandito pa. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil baka bukas sa sunod na araw ay ito ay kukunin dito sa atin. Dito lang ako magtapos. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.